welcome back to another vlog. And today, gabi na yung gagawin ko ng aking evening skincare routine. So, may mga nagtatanong sa inyo kung effective ba yung snow na whitening, kung effective ba yung products nila. So, I think it's been 2 or 3 weeks simula nang ginamit ko yun. Simula nang ginawa ko yung video about dun. So, ngayon, exactly ngayong araw, naubos na yung sabon. Kaya gagamitin na natin itong bago nung snow, yung snow crystal white tomato na soap. Ito yung bagong soap. Ito yung binigay nila sa amin nung event. So, ayun, naubos ko na yun kasi ginagamit ko siya sa face at saka sa body. Sa face ko, I mean, naging constant yung effect niya. Hindi siya nagko-cause ng breakouts. Well, i-explain ko mamaya kung bakit may ganyan-ganyan ako sa face. Marami na rin ako napagdaan ng mga gluta soaps. Okay? So, yung mga soap, mga Kojic soap, keme-keme gluta soap na nandyan sa paligid natin. Ginamit ko yun, eh, syempre, ang pangit naman na gagamitin ko sa katawan. Puputi yung katawan ko, tapos yung mukha ko wale. So, as much as possible talaga, ginagamit ko both. Kaso, hindi sila palagi nag-workout sa face ko. And palagi ako tinitigyawan, palaging nangangati yung face ko. Dito, wale. Kaya ngayon, naubos ko na yung isang buong sabon. Yun yung gusto ko sa kanya. At saka, hindi siya drying. Kahit ganyan, kahit hindi ka mag-lotion, I mean, super soft. Ang soft ng skin mo, alam mo yun, hindi siya yung drying sa face. Sa toner naman, besh, nakakalahati na ako. Kasi hindi ko ito ginagamit pag umaga. Alam niyo naman, nasabi ko sa inyo, di ba, hindi ako nagsiskincare routine sa umaga. Hilamos lang talaga. So, ito sa gabi ko ginagamit. And ayan, minsan kasi dinadamihan ko siya kasi gustong-gusto ko yung cooling effect niya sa face. Iba sa inyo, kung masyado sensitive yung skin nyo, baka hindi nyo yun magustuhan. Kasi, as in, super lamig niya sa face. Super lamig niya sa face. Gustong-gusto ko yung cooling na yun kasi parang nabubuhay yung skin mo, ganun. Tapos, ito namang whitening cream. Ginamit ko siya, diba? Kasabay nung tatlo, ginagamit ko rito sa face ko. Pero 1 week ko lang ito ginamit. And so 1 week na yun, as in, walang bagong breakout. Hindi siya nag-cause ng breakout din sa akin. Kaso kasi nung 2nd week, yun yung week na sobrang dami kong alis. Palagi akong nasa labas. So, palagi ako naka-fast food. Jollibee, Chowky, McDo, KFC, lahat na yun napagdaanan ko yun sa isang buong linggo na yun. Puro oily foods, puro fried. So, dun ako nagka-breakouts talaga. Kasi, parang less water. Tapos, syempre, fast food. Kaya napapa-soft drinks din ako. Kasi, ang bills. Dumami talaga sila, te. Kaya, tinigilan ko muna siya. And, pinapagaling ko muna yung skin ko ngayon. Definitely, pag naging okay na ulit yung skin ko, gagamitin ko na ulit ito kasi sayang to guys. Pero yung effect niya, bes, ang ganda. I mean yung, di ba, ilalagay mo siya sa gabi. I mean, ilalagay mo siya sa gabi, di ba, tapos matutulog ka. Pagkagising mo, glowing skin mo. Tapos pagkahilamos mo, kung meron akong red dito, alam niyo yun yung parang ano, mestiza, gano'n. Eh, hindi naman ako mestiza, di ba? Kaya nakakagulat na meron kang pinkish, reddish na ano dito. Ganoy. Dito naman sa lotion beds, ito everyday ko pa rin siya ginagamit for 2 weeks. And ito na ang aking skin. Yan. Ay. Okay, sasabihin ko lang sa inyo, ako yung tao na hindi madaling pumuti. Kaya diba sinabi ko sa inyo, ang dami ko na napagdaan ng mga gluta-gluta na yan, kodik-kodik na yan. Kasi ang hirap kong paputiin. Yung effect niya depende sa skin type mo kung madali ka pumuti or hindi. Ako kasi matagal, kuro mga 3 months. 4 months pa ako bago mo makita talaga yung puti niya na. Pero ngayon for 2 weeks guys, napapansin ko. Hindi ko alam kung pansinan ng iba, pero alam mo yun sa sarili mo. Ayun, napapansin ko naman at saka mas maputi na kasi ako kay Seti. So ginawang sukatan. Sorry, babe. Pero mas maputi na kasi ako sa kanya. Ginagamit ko pa rin siya every night kasi nakikita ko talaga yung effect niya sa skin ko. Ito naman, mga after 2 to 3 minutes, eh, nagsiset na siya sa skin mo. Hindi na siya ganun ka-sticky. So, all in all, guys, kung itatanong niyo ako kung worth it ba, worth it. Ang dami ng mga vloggers na nagpatunay niyan. Nainggit nga ako kay Ate Say, tsaka kay Pam, kasi diba, ang bilis nilang, like si Pam, diba, 1 week lang. Pero kasi, yung skin ko talaga, ang hirap talagang paputiin, mga te. Tapos kung sa 2 weeks na yun, tapos na-feel ko na pumuputi ako, bes. Worth it talaga. At saka itong sa face, guys, don't get me wrong ha, effective siya. Maganda talaga siya sa skin. Kasi nga lang, nag-breakout ako dahil sa foods ng akin. Yun, mas malala ang effect ng pagkain
kesa sa effect ng products pagdating sa mga pimple ganun, guys. So, ang pinaka-favorite ko sa kanila is itong toner kasi, bish, dot ko parang yung cooling. Hinahanap paano ko nga yung cooling sensation niya. Guys, ngayon ko lang na-realize effective pala talaga yung snow kasi hindi ko sure kung halata sa camera pero mas maitim to kesa dito. Ito maputi. Ayan, maitim. Napansin to una ng mga co-orgmates ko kasi tinanong ko sila, uy, pumuti na ba ako? Tapos pagkaganon ko sa kanila, sabi nila hindi nga daw pantay. Siguro kasi 'di ba dito ko hinahawakan yung sabon. So ito yung una ko nalalagyan. Tapos buong katawan, tapos tsaka ako pa lang 'to malalagyan. Kaya ganun siguro. Siguro na kulangan 'to sa babad, guys. Nakakatuwa, guys, kasi alam kong effective yung ginagamit ko. Pero nakakainis kasi hindi sila pantay. 'Di ba? So ngayon, ang ginagawa ko, mas binababad ko pa rin silang dalawa, pero mas matagal yung babad ko dito. Para pumuti din siya, nakakalorker. So effective talaga yung snow, guys. Effective, kaso syunga-syunga lang ako gumamit. Kaya hindi sila pantay.